Bike muna tayo mga sir. Ikot ko kayo dito sa subdivision. Ito yung routine ko ngayong quarantine. Every afternoon, nagpapapawis ako gamit yung mountain bike. Usually, pwedeng sineset ko 30 minutes, pwede rin per 10 kilometers, depende sa trip ko. So yun, makikita nyo sa relo ko yun, nagbibilang 3, 2, 1. Yan. So siya yung nagtatrack ng ano ko, progress ko. So ngayon naka 30 minutes ako na duration. Mamaya papakita ko sa inyo yung mga ginagamit kong equipment pag nag-workout. Hindi naman actually workout, pero pag nag-exercise. Sarap ng pawis. Kayo, kamusta kayo? Paano kayo nag-hold up sa mga sa nangyayari ngayong quarantine? Kayo ba lumalabas na kayo ng bahay? Nagtatrabaho na kayo ulit? O stay at home pa rin? Swerte ng mga work from home. Si Mrs. ever since nag-work yan, actually hindi naman ever since, mga 3 to 4 years ago, work from home na yan. Kaya itong quarantine parang normal lang sa kanya kasi matagal na talaga siyang stay at home. Si Mrs. naman, computer engineer siya. So pareho kaming engineer mga sir. Matagal ko nang hindi nagamit itong bike na to eh. Ngayong quarantine ko nga lang actually na harap itong pagbabike. Kasi grabe, kain tulog lang. Mataba na ako, lalo pang tataba. Given na maliit akong tao, ang pangit naman, maliit na akong tao, mataba pa ako, di ano ako, LPG, M-gas. Mukha akong tangke ng LPG. Kaya I've been doing this biking for almost 10 straight days na, every afternoon. Pag maganda yung gising ko, minsan 10 kilometer run, paikot-ikot lang ako dito sa subdivision. Tapos minsan 40 minutes, minsan 30 minutes. Nung first day ako na nagbabike, as in, since matagal akong walang exercise, ang dami kong hinto. Tapos paday inom ng tubig. Sabi ko second day, suko na ako. Since sakit ng binti ko, sakit ng hita ko. Given na 30 minutes lang yan, tapos siguro every 5 minutes, hinto na ako ng inom ng tubig. Pero ngayon, since sunod-sunod na ako nagbabike, tapos partida pa yan, nagkukwento pa ako habang nagbabike, medyo na build up na yung stamina ko. Halos di na ako umihinto. Nung isang araw, isang buong oras, almost 1 hour, 53 minutes ata, walang hintuan yon. So naka 11 kilometers ako mga sir. Solid din. Nakakatawa din siya kasi yung stamina mo bumabalik. Tapos yung flexibility ng hita mo, hindi mo nagagawa dati, nagagawa mo na ulit. Kaya yung mga subscribers ko dyan, mga followers ko dyan na bumili ng bike tapos hindi naman ginagamit, gamitin nyo na. Mahaba yung time natin ngayon. Pero ako dito lang muna ako sa subdivision, ayoko maging pasaway. Ito, dalawa subscribers ko tayo. Batiin natin. Yes, hello! Ito, dalawang kapitbahay ko, subscribers ko pala. Hey, mga sir! What's up sa inyo mga sir? Ba't pinasok mo na yung motor mo? Ba't nakaano ka ngayon sir? Ano, nagpapapawis ako every afternoon, pare kain tulog lang tayo. Hello. Mag-iikot-ikot kami, ito kasi yung marito. Bakit? Naboboring na. Ikot mo na ako. Sige sir. Okay, bye-bye. Ito, medyo hindi ko ito dinadaanan kasi sobrang pataas. Pero minsan, pag trip ko, gusto kong painiitin yung tuhod ko. Ito, binabanatan ko din ito. Ito yung clubhouse namin, mga sir.
May swimming pool dyan. Pero ngayon non-operational kasi bawal nga. Tapos ito naman yung aming basketball court. Ayun, may naglalaro. Ito yung palabas ng subdivision. Kita nyo kung gaano ka uphill. Dito ko ginawa yung vlog ko regarding sa ano, engine brake, kung naaalala nyo. Pero ngayon mas malakas na talaga yung tuhod ko. Hindi katulad ng mga naunang araw na ang bilis umiinit ng tuhod ko. Ngayon okay na. Hindi na siya. Okay na yung stamina ko. Kanina or kagabi, ano, kaninang umaga ata, yun, may nag-PM din sa akin kasi napanood niya yung kare-kare vlog ko kahapon. Nag-offer naman siya ng pastel. Eh, paborito ng mga ano kayo ang pastel. Kaya umorder ako ng pastel. Subscriber din natin yun, mga sir. Actually, maraming nag-message sa akin kahapon, pinapapromote yung mga page nila, yung mga produkto nila. Hindi ko naman kaya ipromote kayo lahat, syempre. Pa isa-isa lang. Itong bike na to, nakikita nyo diba meron tong odometer sa baba. Ito. Nung huli ko siyang ginamit, 75 kilometers ata. Ngayon, ano na siya? 158. So, since nagamit ko to almost 10 days ago, ang nadagdag ko sa kanya, mga 80 kilometers na. So, 80 kilometers akong paikot-ikot dito sa subdivision namin. Hindi ako lumalabas. Takot ako sa virus. Actually, hindi ako takot. Takot ako sa mga... Takot ako para sa mga bata. Mahawa sila. Lalo na yung panganay ko. Mahina yung baga nun. Saka, makwento ko sa inyo. Miracle baby ko yun eh. 20... Ay, sasalita yung relo ko. Wait lang. Nagka-baby kasi ako. 22 years old ata ako, if I'm not mistaken. 23 years old. So, maaga akong lumande actually. Halos pagka-graduate lang namin ni Mrs. ng college. Pareho kaming school ng pinanggalingan. TIPQC. So, ECE ako. CPE naman siya. Pero ahead ako sa kanya ng isang taon. Nauna akong gumraduate. Tapos nakapasa ako ng board. Yun yung kinakwento ko sa inyo na naging teacher ako. Naging teacher ako for 4 years. Yung first baby ko, premature kasi siya. 7 months siya nung ano eh, nung lumabas. Kaya, ito, just to summarize, 1 million baby ko siya. Yung mga time na halos minimum lang naman yung sweldo ko. Hindi ko alam kung paano ko talaga na-produce yung 1 million para mabuhay yung panganay ko na yun. Hanggang ngayon, kahit na 9 years old na siya, eh sobrang binibaby ko pa rin yung anak kong yun. Dahil kapag inuubo, sinisipon, grabe talaga, mahina talaga yung lungs niya. Kaya alaga ko rin siya sa vitamins. Sa pagkain, malakas kumain pero talagang hindi tumataba. Yun yung si Cassie, yung nakikita niyo sa mga vlogs ko. Yung nakasalamin. Daniel, hi ka na sa camera ko. Ha? Ayun o. Hi! Ayun po, Adri. Itong relo kong to, ano to eh, isa to sa mga una kong mahal na relo na binili. Halos ano na to, isang buong cut off ko na sweldo. Yung boss ko kasi dati, sa dati kong kumpanya, nung nasa sales na ako, sabi niya sa akin, bilang isang lalaki, isa sa mga dapat unahin mong investment para sa katawan mo, eh bumili ka ng magandang relo. Magandang relo, mahal na relo. Kasi, yung karamihan ng mga lalaki, lalo na pag nasa meeting, nasa inuman, nasa yung parang ano ba, gathering, ang tinitignan ng ano, ng lalaki sa lalaki. Pag nag-meet na kayo, relo mo. Okay, tinitignan niya yung relo mo. Kaya tumatak yun sa isip ko nung time na yun eh. Sabi ko, oo nga no, kasi dati, nung nasa sales ako, yung mga kliyente ko, pag nakikipag-shake hands ako, di ba, syempre, titignan yung sapatos mo, yung damit mo,
Tapos titingnan syempre yung relo mo. So habang nagmi-meeting na kayo, syempre hindi na nakikita yung sapatos mo. Yung relo na yung magiging center of attraction. At napatunayan ko yan. May time dati na may kausap ako na parang colonel ata. Tapos ang suot ko yung isa kong relo na Seiko lang naman yung relo. Seiko na automatic. Seiko 5 siya. Tapos yung pinansin niya yung relo ko. Sabi niya, oh, ganda ng relo mo. Sabi niya, pang colonel yan ah. Sabi ko, hindi naman po. Sabi niya, yung mga ganyang relo, na-appreciate namin yan, kami mga military personnel. Tapos dun ko na patunayan na yung mga malalaking tao, minsan dun sila tumitingin sa relo mo. So ayan mga sir, sabi ng relo ko, na-reach na natin yung 30 minutes na target. Last lap ko na, para sulit naman. Tapos pahinga tayo, inom ng tubig. Tapos kukwento ko sa inyo tong kwentong relo na to, sa mga kwentong gadget na ginagamit ko pag nagbabike, pati tong bike natin. Naririnig niyo yung relo ko, nagsasalita? Tapos ano, 'di ba? Almost 10 days na ako na hindi nagbabike. Almost 10 days na rin ako hindi kumakain ng rice. Minsan napapatinapay ako isang piraso, dalawang piraso. Pero sagad na 'yon. Last lap na tayo. Tapos hinto na tayo. Yung tubig natin dito nakakabit, oh. Pero yung ginamit kong tumbler, yung pang-coffee natin. Mabagal. Yelo pa yan, panis. Nanginginig-nginig pa yung tuhod natin. So ito yung mga ginagamit ko. Itong bike na nandito mga sir, ano to eh? Trinks. Nakalimutan ko magkano bili ko dito. Almost 20,000 or almost 25,000 pala ang bili ko dito. Kasi kasama pa yung mga upgrades na kinabit ko. Oh, so yun diba, nakakapanghinayang kasi bumibili ka ng mga gadgets tapos di mo namang ginagamit. Na ngayong quarantine, naisip ko na meron pala silang gamit ngayong quarantine. Solid, sarap magpapawis. Tapos itong relo, ito naman ay ano to, kung iba alam nyo na siguro to, Samsung S3 Frontier. Binili ko to, ano tayo, mali yung relo ah, mali yung time na nakalagay dito. Siguro mga 3 years ago na. So halos di ko rin ito nagagamit. Ginagamit na ito ng asawa ko kasi pamorma niya. Pero ang purpose talaga nito, nung binili ko to nung time dati, is nagja-jogging pa ako nung sa mga malapit sa SM Fairview. Hindi na ako nagdadala ng cellphone kasi ito, pwede nang maglagay ng music. Tapos, ayun nga, pwede mong i-monitor yung exercise mo dito sa smartwatch na to. Ang bili ko dito naman, mga 16,000 pesos nung time na yun. Tapos ito naman yung wireless headset, wireless yan, na ginagamit ko for workout purposes din. Ang brand nito is Anker, ang model is Soundbuds nga. Nasa ano ata ito eh, 2,400 pesos. Matagal ko na rin itong hindi ginagamit, so itong tatlong gadget na ito, itong aking bike, itong relo, saka ito, halos nakatambak lang talaga sila. Ang ganda ng weather, pakita ko sa inyo. Ang ganda nung ano, diba? Ulap. Ang ganda rito yung pwesto sa amin eh. May mga kawayan kami dito. Yan yung playground na hindi na nagagamit. Kasi nga bawal maglaro. Yung prinsipyo tungkol dun sa ano, pagbili ng mahal na relo na binabanggit ko sa inyo kanina. Na sinabi ng boss ko dati. Pero kasing isang magandang rule na nabasa ko before. Yung tatawag na ano, fake it till you make it. Parang feeling rich ka lang ba? Ito for example, nagbibenta ka ng mga mahal na equipment. Katulad dun sa solar ko, di ba? Mahal yung mga kontrata dun. Umaabot ng hundreds of thousands of pesos. So minsan, kailangan mo mag-invest ng mga gamit para sa sarili mo. Para magmukha kang proper para dun sa trabaho mo. So yun yung, ano yun, yung kasabihan na fake it till you make it. Tapos,
nung nag-start ako mag-solar dati, gumawa ako ng mga portfolio. Na kunwari, malaki yung company namin, marami na kami nakabitan. Pero actually, peke lang yun. The reason is, syempre, hindi, pag nagsa-start ka naman, wala ka naman talagang portfolio, wala ka pa talagang mga na-achieve. So, yun nga, you just fake it till you make it. So, consistent ka lang na, so una, nagpapakita ka ng mga pang-front mo lang naman talaga na hindi pa naman talaga nangyayari. Pero, once you move forward, tapos habang nagpo-progress ka, di syempre, yung mga fine-fake mo dati, eh, nagiging magkakatotoo na. Yun yung ano, yun yung reason kung bakit sinabi siguro ng boss ko yun dati, yung tungkol sa relo. So, yun lang mga sir. Litae. Nakalimutan ko pala na meron akong dalawang nirepack na goods para sa mga guards namin dito. So, nandito siya sa motor ko eh. Napark ko na yung bike natin. Napark ko na yung bike. Tapos nakita ko nakabukas pa pala tong compartment ng NMAX ko. Nakita ko yung nirepack ko kanina. Malis na yung naka-duting isa. Hindi, may bibigay lang ako sa inyo. Abot mo na lang sa kanya bukas. Hinati ko lang sa dalawa, tag-isa na lang kayo. Opo. Salamat, sir. Ha? Okay. Salamat, sir. No problem. Una na ako, kuya. Opo, salamat po, ha. So, ayan mga sir. My day is complete today. Nakapag-exercise ako, nakapagpapawis ako. I have done something good today. Pakits sa susunod. Bye!